Hi guys! Maulang morning everyone! Papasok na nga ako kaso inabutan ako ng ulan dito sa may barangay hall kaya nahinto ang lola mo dito. Naabutan ko yung mga tanod na nagbababa ng props dun sa truck at naglilinis naman yung mga dito, mother leader dun sa harap kasi nga maputik. Madumi! Shoutout kay Doming at kay Kamote na masipag na naglilinis at kay Tatang. Shoutout din kay Kadodi na nasa kabilang side ng kalsada. Dumating na nga si Louie at sumakay na rin ako papasok. Sabi ko sa kanya, ihinto niya dun sa may DV Mart sa C5 niya kakaidaan kasi bibili tayo ng Mami. May sinasabi kasi sila kung si Halbox at Nelson na masarap daw na Mami. Mamihan, doon daw nakapesto pag umaga sa harap ng DV Mart at paghapon naman daw ay nasa harap ng palengke ng Cruz. At eto na nga si Tatay na nagtitinda ng Mami. Nag-iisa lang siya, wala siyang katulong, gaul na gahol. So una ko order, sabi ko kay Tatay, ipagbalot ako ng 4 at sa office ko na lang kako kakainin. Masarap daw Mami mo, Kuya eh. Sabi. Madami nagsabi. Sisikat ka pa nito, mamaya nasa Facebook na. Mag-hi ka nga kuya, isang hi lang. Nagulat si kuya nung sinabi ko na 12 na. Parang ayaw mo pa baka ako at nadagdagan na yung order ko. Kaya pala siya nagulat kasi ang dami nga nakapila na dine-in. Ang tagal magbalot, di ba wala siyang katulong. Pag daw sa susunod, dapat i-advance order ko. Sige ka ako, akin yung cellphone mo. Wala naman palang cellphone. Paano ko nga kuya advance order, taga doon ako. Ganto si kuya, kumadyante rin eh. Akala niya daw taga Cruz lang ako. Kaya sabi niya, i-advance order ko daw. Pag daw bago pa lang ako aalis, sasabihin ko na daw siya. Hindi naman ako mahilig sa Maming Gala. Maming Gala tawag dyan, di ba? Yung naiiba-iba ng pwesto kasi nga syempre may dalang sasakyan. Maming Gala ng gala, ganun. Pero itong kay kuya mukhang masarap nga. Kasi yung noodles pa lang niya parang malambot na. Kakaiba dun sa mga nakikita kong Maming Gala. Katulad din pala nung iba na kapag kaubos na yung sabaw mo dun sa kinakain mo at may noodles pa, pwede kang humingi. Nang sabaw, alis sabaw din siya. At saka nga pala meron siyang tindang monay. Feflex ko nga pala yung monay niya. Ang sarap, ang lambot. Yung 2 pirasong monay, sakto na yun dun sa isang mangkok. Nakakainin mo na Mami. Maganda sana kung may pwesto si kuya kasi kilala na yung tinda niya. Kumbaga may marka na na masarap yung timpla niya dun sa Mami niya. Kaya lang siguro syempre gawa ng wala namang budget para dun sa pwesto or wala naman din makitang pwesto dyan. Kaya kung saan-saan lang siya nagano. Saka mas malaki siguro ang kinikita niya kapag wala naman binabayarang pwesto. Yun nga lang pag umuulan, mahirap. Sinabi lang natin masarap yung mga ginito. Dalawa nga lang bibili ko ng ulan, naging 12. At tinabutan pa nga kami ni Konsi dyan. Everyday talaga kumakain to. Siya nagsabi na masarap dito. Sana pala kung hindi muna ako agad nagbayad. Bye-bye! At eto na nga ako sa office. Sila yung pinatikip ko ng Mami. Ayan pa ang mga reaction nila. Hindi ko malaman kung nasasarapan o ano ba. O sadyang gutom lang sila. In fairness, nasarapan naman sila, sabi nila sa akin. Mas masarap daw dun sa ibang Maming natikman din nila dito. O diba? May nagtitinda rin kasi ng Mami dito sa gilid ng tindahan namin. Pero bihira silang kumain. Siguro pag gutom na gutom lang. Kaya na-compare nila yung lasa. Diba? Nagulat pa si Billy. At ako naman po ang huhusga. Tikman natin guys kung ano ang lasa. Ayan po. Uy! Yummy! Nagulat pa ang person. At yun lamang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye!